tagapakinig. Ako, maganda ako. Si Bakla din nandito. Si Bakla Drew. Oliver. Sino nandyan? Si Drew ba nandyan? Yan, oh. Yes, baby. Oo. Si Buklo. Si Byron, si Sir Byron nandyan din. Pasensya na kayo, panalabas lang namin ng board meeting kaya hindi pa naka-on yung radyo ko. Ay, gano'n. Ayun. Kamusta na po? Nabalitaan niyo na ba itong i-freeze daw? Itong franchise ng, alam niyo na, itong istasyon na estasyon na na kumuyog sa inyo. Kumuyog sa inyo. Dahil lang sa komento ninyo na sana silipin yung problema sa ABS-CBN, bigla na kayong kinuyog, lalo na itong napakagandang kababaihan na si Angel. Si Angel. Ano nga eh, talagang ang galing nila eh, talagang idol ko na talaga sila. Dahil ang galing ng concerted efforts nila makagante. Durug na durug po talaga ako eh, pero okay lang. Kasi alam naman ninyo na wala naman tayong sinasabi na walang basis, di ba? Yung basis naman natin was the proclamation of the president himself during the presidential dinner niya para sa atin. So hindi naman galing sa hangin yung sinabi ko. Ayun na. At saka alam nyo, nakikita ko ngayon post nyo, Sir Jimmy, yung mga unti-unting iba't ibang sistematikong pagbanat sa inyo nitong alam niyo na yung station na ito. Sabi ko iba talaga eh ngayon mukhang kinakarma na ata. Ano kayong pakiramdam ni Sir Jimmy ngayon? Dapat umiyak ka para hindi sila maghali. Hindi yung honest kong reaction naman kasi is ano naman, very neutral naman ako about it kasi hindi ako sisip-sip sa kahit kaninong side. Yung objective kong pananaw talaga kasi dyan is kahit ano namang malaki na network or kumpanya can be used for good. No, pwede naman talaga, marami na rin good na nagawa yung network na yan. Pero tulad ng simbahan na ilagay mo sa kamay ng hindi nararapat, kaya niyang sirain ng kahit decades of goodness na ginagawa ng isang kumpanya. Yes. And right now, I think under the present and the recent administrations of this network, talagang inunti-unti nila yung pagpoliticize ng kanilang kumpanya. And that is the one thing na sumisira sa kanila. Hindi ako, hindi si Pangulo, hindi ang Kongreso. Sila lang ang sumisira sa sarili nila. At hindi ako matutuwa in the sense na sino ba naman ang gusto mawala ng trabaho ang kahit sino. And if I were given the choice, kung ako si God, sana umayos na lang yung mga tao dyan sa balita, umayos yung mga alleged, mga harassment cases dyan, tsaka labor cases, so that they can continue to do the good that they were founded upon. Yun lang naman, ayoko naman talaga kung tutuusin, siyempre may hinayang din, sayang naman magsara ang isang network that can do so much good. Institution na yan, di ba? Actually, di ba kakaano lang nagkaroon ng indictment yung kay Gretchen Pulido, yung harassment na ano niya, charges? Ibig sabihin lang, may nakahanap na yung fiscal ng probable cause, ibig sabihin tuloy yung kaso, which again is good. Ibig sabihin nun, may basis din yung sinabi mo. Eh, siyempre. Hindi naman ako, alam naman natin yung mga kaibigan ko na ingat din ako kahit na mukhang napaka-daring nung sinasabi natin sa Facebook. Ingat na ingat, hindi naman tayo magkamali. Everyone makes mistakes, pero hindi naman siguro tayo magkakamali ng malaking-malaki kung meron naman pasihan lahat ng sinasabi natin. Yun naman. Ako, ang tinanong ko nga sa mga nag-interview sa akin, sabi ko, sa akin nyo ba unang narinig yan? Kayong nga nagkikwento sa akin yun. Saka na sa balita naman, di ba? Ibinabalita. At saka alam nyo mga listeners natin, ano? Itong si Jimmy Bondoc, pag finalo nyo po yung kanyang Facebook, hindi ho yan yung masyadong politika. Hindi ho yan bumabanat. Hindi siya hardcore. Oo, pero pag bumanat yan, may alam yan. Ibig sabihin, may pinanggalingan yung banat niya. Ayan na, kitang-kita na natin. At may diplomasya kapag nagsalita, malinis magsalita. Hindi ba lahura yan na katulad ni Bakla? Bakla! Grabe! Bakla, tanggal mo ako, baby! Si Drew, itong si Bakla parang naka-conscious o nautal-utal. Kanina pa nagpapakyot dito, Sir Jimmy.
Hindi. Huwag mo nang pansinin yung mga yan, Sir Jimmy Bondok. Bundok ka, sila dagat. Mas mataas yung pagkon mo. Di ba? Basta ganun na lang. Hindi, kasi alam nyo yung mga naranasan, and I will not make this personal, pero ang mga naranasan ng artist na lang, kasi yan ang perspective na alam ko, is that there is really unwarranted benefits granted sa network na yan. And because of that those unwarranted benefits, nagkaroon ng kung ano-anong kapangyarihan ang ibang mga taong hindi naman dapat may kapangyarihan. Yes. At kapag nangyayari yon, kapag meron kayong ginawang pulis na hindi naman dapat pulis, pag may ginawa kayong congressman na hindi naman dapat congressman, doon nagkakasimulaan ang gulo. Eh ang nangyayari, nauuso yung kultura na pumipila tayo para umuo sa atin ang mga masasamang tao. Kaya ako nanggigigil sa ganyang issue kasi it affects art. It affects the heart of many artists. May mga deserving na artists. I'm not talking about myself. Maraming mga artists na pipila dyan. May hopes and dreams sila. Gusto nilang makagawa ng change, mag-innovate, gumawa ng magandang kanta, sine, kung ano pa man. Only to be parang nape-pray lang sila, no, ng mga predator. And I'm not saying all, pero meron. Ngayon, ang laging sasabihin nila, meron naman yan sa lahat ng network, sa lahat ng... Yes, meron talaga. Pero kayo, una sa lahat, kayo ang pinakamalaki. Okay? Mm-hmm. Pangalawa, sa lahat yata ng balita, nasa inyo na yata pinakamadaming parang nakasistema siya, hindi siya action ng individual. Na parang it's already the system para ka makalayo. Sa mandaling salita, parang mafia eh. Kaya, parang yan. Allegedly ha. Allegedly. Parang. Di umano. Feeling ko nga totoo eh. Dito. Nakita ko yun sa Facebook nila, yung issue kay Sir Jimmy Bondok, na parang yung ibang news, isang beses lang pinopost. Yung sa kanya talaga, tad talaga 10 beses na parang... Oo, ganun. Alam naman nating galing nila magbigay ng pekto sa balita. Mm-hmm. Tapos, pag biglang ayaw nila pansinin, hindi na lang nila natin papansinin, nababaluktot talaga yung utak ng buong bayan eh. Mm-hmm. Eh ako, hindi po ako galit, hindi naman ako magagalitin na tao. But I think if this is a chance to correct that social wrong, kasi it is a social wrong. Kapag na-correct yan, edi mas gaganda ulit ang Pilipinas, edi Duterte na naman. Actually, alam nyo, ito kasi si Jimmy, kasi matagal na ho namin siya nakakasama. Ano kasi yan eh, artist talaga by heart yan. And yes, sinasabi niya, yung iba, kaya tuloy hindi umaasenso yung art, as yung pinaka-art ng industriya natin, dinadaan sa, alam mo na, palakasan. Bakit nagkakaroon ng palakasan? Merong ano eh, merong, di ba, kaya nga... Ito na lang demanda ni Gretchen Pulido. Ibig sabihin, merong nangyayaring harassment. Hindi ko kami nagsabi niya na, korte ko nagsabi niya, may probable cause. Ibig sabihin nun, yun na yun. So, kaya hindi tuloy lumalawak. Yan yung concern ni Jimmy. Na parang, one of the concerns. One of the concern niya. Kaya tuloy hindi umaano yung art ng mga artista dahil dyan. Dadaan na lang sa, alam niya na. And again, hindi natin nilalahat. Kasi ang yung iba kasi ang problema, nilalahat. Sabi nila, so ibig mo sabihin, tulad nga nung text, nung tweet ni Angel, sabi niya, ibig mo sabihin, lahat ng sumikat, kumbaga, ganun ang ginawa. Eh, di siyempre hindi. Hindi. Pero one is too much. Ito nga, madaming cases. Mm-hmm. Pero ang sa atin, nagiging blind item lang, nagiging parang open secret, pero it is never dealt with. Tapos mamaya, magiging mga leader, mga society leaders na natin yan, magiging congressman yan, magiging councilor, magiging kumisan, senator pa, and whatever. So we have compromised leaders. Eh kung gumawa tayo ng isang sistema na maayos ang balita, maayos ang succession, kumbaga yung ating hierarchy, no? Sa kahit sa showbiz lang. Maganda talaga ano natin, soul ng Pilipino. Dahil din ba dito, Sir Jimmy, sa issue na ito, di ba nag-trending ka nga sa Twitter, sinabi mo nga minsan ayaw mong buksan ng social media. Oo. Na nakita mo rin ba kung sino yung mga totoong kaibigan mo?
dito nung nangyari itong sitwasyon na ito? Una sa lahat, kayo. Yeah. Una-una na kayo. Hindi, walang biro. Pangalawa, nakita ko rin kung sino talaga yung bobo. Mm-hmm. Sa totoo lang. Kasi, hindi kasi totoo eh. Yung iba talagang kala nila napakatalino nila, but they don't know that they are being manipulated. They are being played. Hindi nila alam na kayang-kaya sila utuin ng isang headline. Kayang-kaya silang utuin ng isang textus. Mm-hmm. And then, yung years of friendship natin, kakalimutan mo, i-judge mo ko based on one headline. Artista din ba yan, sir, Jimmy? Artista din ba yan? Huwag na lang natin sila personalin. Ay, mga director! May nakita kaya ako. Huwag na lang natin sila personalin. Singer kasi din ba? Personal. The reason why naiintindihan ko sa kanila is because iba talaga mag-react ang tao kapag ang trabaho niya ay on the line. Naiintindihan ko yan. Ang akin naman din, bakit kung makabanat kayo kay Duterte na kapag itong gobyerno to ay napasaran nyo rin, kasi pwede mangyari yon. Pwede nilang mapaltan, ma-impeach ko kung naman. Di ba may mawawalan din ang mga trabaho? Ganun lang naman yan eh. Kumbaga, they feel like we are attacking their leaders, their own. But they are doing the same to us. Ina-attack din naman nila yung leader natin. Government leader pa, public pa. Yan, golden rule. Pwede mawawalan din. Golden rule. Yes, yes sir. Ayun. So, any last words sa ating mga kababayan para dito patungkol dito sa issue na ito? Sige. Last word for now. Ako, medyo corny yung bibigay ko sa inyong last word kasi sa akin, talagang mananawagan lang ako na huwag sana tayong padalos-dalos. Talagang sana isipin natin isa-isa yung issues na ipapato nila sa network, kung ano ang ibig sabihin man lang ng prangkisa. Kasi iba, hindi nila alam. Kala nila, basta pipirmahan lang na presidente yan. Hindi po ganun. Ang prangkisa, alibawa lang yung prangkisa, kasi yung Congress ang nagbibigay niyan. Kasi kumbaga pinarerent, pinaakila natin ang hangin natin, silang representante ng tao. In short, napakadami pa nating kailangan alamin bilang gallery, bilang peanut gallery. Kaya wag muna tayo sanang padalos-dalos, mag-isip tayo, alamin natin yung mga issues bago natin husgahan kahit yung network. Huwag natin basta husgahan. Tingnan natin, intayin natin yung mga matutuklasan natin in the next days. Ayun, ta sana, huwag na masyadong mag-away-away. Yun lang naman. Love, correct. Love, yes. Sir Jimmy, update po sa inyong ahensya sa PAGCOR. Ano pong ating abang mga good news dyan? Eto, like right now, kaya po medyo natagalan ako sumagot sa inyo. Kakabigay lang po ng PAGCOR. Ang dami na, nakita nyo sa balita, ang dami natin binibigay. Pero kakabigay lang po natin ng donation sa AFP. Magkakaroon na po sila ng mga mobile surgical hospital. At talaga? Para na ating mga sundalo. Ay, good news yan. Alam niyo po, kaya gusto ko po rin yung board at si Chairman Domingo. Gusto ko talaga po rin kasi dati po, yung ganyang amount na pera, I will not tell the amount na lang, nasa hundreds of billions yan. Wow. Makikita niyo naman sa balita. Hundreds of millions? Oo. Mm. Yan dati, kinukuha lang yan ng mga baon-baon lang ng mga executive. So, hindi ko sinasabing mali yun o tama, pero yung administration natin ngayon, hindi nila ginamit yan. At tuloy, may na-donate tayo, there will be 8 mobile trucks na hospital. Yung parang yung parang sa sili talaga na yung mga may tent pa siya na nag-extend. Kasi po, ang dami pong sa sundalo natin right now, no, na lumalabas dyan, 1,000 mahigit, tapos yung mga wounded, kahit hindi mortally, 25% po namamatay just because walang nagtitreat sa kanila dahil nasa malayong lugar sila. Because of this donation. Yan. Mayroon na tayong hospital. Ako, salamat po sa inyong pag-aalaga sa ating mga kasundaluhan dahil sila po ay nagsasakripisyo ng kanilang buhay at lahat-lahat para mabantayan ang ating seguridad at kaligtasan at kapayapaan ng ating inang mahal. Dapat yun ang binabalita ng ABS-CBN. Huh? Puro yung mga nagawalan ni Angel ang nababalita. Diba? Rekta yes. Talaga si Bokmok. Yes. Ako naman nagsabi. Thank you, Sir Jimmy Bondok, sa inyong thank oras you. At paki-hi kami. More power to you guys. Thank you. More power. More paki-hi power. Kami kay Chairman Andre Domingo at sa PAGCOR President Alfred Lim. Salamat po. Thank you.
Thank you. God bless. Thank you. God thank bless. You. Ayan po, si Sir Jimmy Bondoc, napakagwapo, napakatalino, masipag, ano pa, baklo, ano pa? Tsaka napaka, kwan, ano? Napaka, napaka boyfriend material. Yes! Yan po. Nakita nyo naman po si Sir Jimmy Bondoc na parang tatahitahimik lang, na parang ang dami na pala niyang nagawa, madam. Ay, grabe, oo. Oh. Hindi lang talaga Ninyo News. Mula sa pagpapatayo ng mga paralan, syempre sa tulong ng Pag-Korean. Hi pala kay Tita Babes Baluyot from Roma, Italia. Tita Lynette Sardea, hello. Hello kay Ate Chris Bet, ha? Yes. At saka ano yan, hands-on yan. Pagka may mga proyekto, nandun yan. Hindi lang siya mahiling magpa-pick video, big picture. Grandstanding. O, katulad ni Lenny na magpipintura lang, magpipicture-picture na. O, ganyan. O, ready? One, o, to, o, tre. Ayan. Iyan si Jimmy, wala akong ganyan yan. As in, bibihira ho lang makikita mo na may picture yan. Yes. Pero alam mo, sir, by, di ba ang issue dito, yung mga news ng ABS-CBN? Kasi nga, minsan, puro tama, patama, ganyan, puro kwan. Pero ngayon, hindi na sa newsroom nila ang labanan ngayon. Tignan nyo sa PBB, yung issue kay Duterte na, kwan, kay Pangulong Duterte na rape jokes. Ayan, naging issue nila yan. Talagang inungkat-ungkat nila na mali ang rape jokes. Oh, naman talaga. Pero parang ginagamit nila na ang mga show na to. Tapos ito na namang sa binibining Pilipinas. Naging question na naman ang rape joke. Ah. Alam mo, yan yung ano, style ng propagandist. Ginagamit yung entertainment para mas lalong kumalat. Alam nila na maraming nanonood na PBB, di ba? Kahit wala nang... Kaya hindi natin masisisi ang mga pulis dyan sa ang probinsyano, diba? Bakit? Oh, diba dati na issue dati? Kasi feeling na ng mga Pilipino na parang pasimpleng patama. Ito kasi alam nyo itong ABS-CBN, feeling nila ano sila, no? Untouchable sila. Feeling talaga nila nandun pa rin sila sa ano na oy, kami pa rin, hindi pwede nyo kaming galawin. Alam nyo, kapag nagsara yan, alam nyo yung logo nila, di ba nabilog-bilog, magiging katol na lang yun. Kasi lalamukin na sila. Kaya nga, sabi nga dito, ang usap-usapan, pinaghahandaan na nga raw ng mga Lopez, ng ABS-CBN, yes, ang pag-crossover sa social media. Yes, nakaya naman ni Chris Aquino, na-inspire sila, di ba? Nakaya naman nilang mag... Di ba, madami namang opportunity ang mga kwan, itong mga artista na to, na parang it's only a job. There's a big difference between job and career. Yan ang tandaan ninyo. Anong difference? Yung job talaga, kwan lang yan, binigay na trabaho sa inyo. Pero hindi pang kwan, hindi yung pang matagalan. Ang career talaga, pang habang buhay na may kwan. Yun ang ituro nyo dyan sa mga talents ninyo. Dahil hindi habang buhay, maganda ka. Di ba? Na kumikinang ang iyong star. Nagre-reklamo sila sa mga kwan, sa mga artista na to na mawawala ng trabaho. Hoy, may mga business yung mga artista ninyo. Yun ang totoo. Salita. di ba? Iyan na. Nababanat nito si Drew. Yung po nga pasmado. Nakatulog ka ng maayos kagabi, no? Hindi, madam, talagang kwan, nakabalik na po yung na A to A na bungangang pasmado ko. So we're back. Uy, tapos pala, kung gusto nyo mapakinggan ang replay, ina-upload po ito sa YouTube, sa Mocha PH Official. Yan ang YouTube channel natin. Dapat to, ito ha, bakit to ba si Mocha ay nagpunta na ho sa YouTube din? Dahil... Alam nyo ho, sa Facebook, talagang grabe sila mag-control. Na-observe po namin yan during the campaign. As in, biglang ibinagsak ang engagement ng Mocha Uson Vlog. Okay, so dapat to maging handa ho tayo dahil pag tayong lahat ay sinarato sa atin, itong Facebook, ay mo, nganga tayo. Kaya dapat maghanap tayo ng ibang... Alternatibo. So imitahan mo sila, madam. Oo, paki-like po, paki-subscribe. And ring that bell! Paki-subscribe po ang ating official YouTube channel, Mocha PH Official. At marami tayong mga vlogs doon, video vlogs, kasama mga itong si Drew Olivar. At ayun, kaya po, totoo kasi dyan sa Facebook, pag nag-post ka ng patungkol sa dilaw, o kaya kay Jim Paredes, ganyan, iba-block ka. May kilala ako na-block. Dahil lang sa nag-post patungkol kunyari kay Jim Paredes, kaya post patungkol kay Lenny,
matatanggal yung Facebook nyo, kaya kontrolado ako talaga nga, nila. Ako nga madami, lahat ng mga accounts ko, di ba? Oh, diba? Diba suspended ka? Nasuspend ako, na dahil lang sa mga simpleng mga bagay lang talaga. Ewan ko kung naka-red flag na ako, na parang kapag nagamit siguro tong word na to, na pangalan sa na lugaw na to, mag-notify na sa kanila, tapos i-block ko na nila. Grabe kayo, Facebook! Na parang dahil ba hindi nyo kami malabanan, hindi na kami mapatahimik, hindi nyo mapapatahimik ang kwan, nag-aalab naming puso para sa bayan, para makuha ang katotohanan. Madami kaming mga paraan. Kayo, wala na kayong mga plan A, plan B. Diba? Mangutang kayo ng mga plan. Tsaka mas maganda talaga sa YouTube. Oh. Marami kayong makikita doon na maganda. Educational videos, no? Educational videos. Entertaining pa. At least doon, pag nagbigay ka ng opinion mo, walang ano doon, poser. Kasi lalabas ka eh. Hindi ka pa, magbibigay ka ng opinion, text lang ang papanoorin mo. Hindi, doon talaga live. O makikita mo yung mukha ng tao nagsasalita. So walang katulad ng mga fake na, alam na natin, mga katulad nito ni ano, yung peking mukha. Pangalan ng pabansang pangit. Ayun, yung si Kwan. Hindi nga natin alam kung siya talaga yun eh. Oo. Diba? Yung natural na natural, no? Natural na pangit. Ay, huwag po kayong alis. Ang susunod po na programa ay In the Heart of Business, kasama si Maru Pahatisarne at Ron Merck. Opo, yan. Batong ko sa negosyo naman yan. Kaya huwag po kayong aalis. Bati-bati po muna tayo bago tayo magpaalam. Hello po sa ating mga mahal na OFW. Siyempre na nakatutok ngayon. Balotching Fernando, watching from Israel. Hello po sa inyo. Yes. Mm-hmm. At from Athens, Greece, Valdez Rosesh. Hello mga tambayers, at last nakapanood din ng live watching from Athens, Greece. Ayan. Sabi ng isa, ayaw niya na mag-comment, baka ma-disable na naman FB ko. Which totoo talaga, nakakatakot. Nag-like ka lang doon sa mga link, madam, na kuma, aba, nakon na, nasuspend na. Nagre-reklamo yung mga kwan. Madali lang gumawa ng account sa YouTube. Okay, kung may Google kayo, gawa ho kayo. Kasi dyan, maganda ho talaga dyan. Sa simula, medyo parang, medyo mahirap, parang komplikado, parang nakakalito. Siyempre, nasanay tayo sa Facebook eh. Oo, tsaka dyan kasi sa kwan ninyo, sa YouTube talaga, mag-open talaga yung mga kwan nyo. Yung makikita nyo talaga yung mga possibilities na talents, yung mga possible talents pala ninyo, na parang may mapapanood kayo dyan na parang, ay, kaya ko din yan. Ganyan, magkakaroon kayo ng mga ideas, ganyan. Pwede pa nga, may artistic kayo. Sabi nito isa, Maria, YouTube is owned by Google, which is an American-owned company as well. So don't put too much faith also. Oh, tama naman din po kayo, madam. Kaya lang, ang at least, kasi sa atin, yung mismong Facebook Philippines, okay, may affiliation eh. Hindi, wag na natin, sabi na natin, merong kinaugnayan sa mga liberal. Yun ang problema. Yung wala naman sa YouTube. Confirm yan, ha? Yung sa YouTube naman, wala pa namang ganun as of now. Okay. Kaya nga sabi, ang ano dito, idea, dapat hindi mag-stick lang sa isa. Kung may Facebook ka, may Instagram ka, may Twitter ka, may YouTube ka. Uh-oh. At least, meron kang, marami kang pupuntahan. Oh, sabi ni Sampagita, mabango, turuan nyo nga po kami. Oh, bukas, tuturuan po namin kayo kung paano pa mag-open ng iba't iba pang mga social media accounts. Yes. Para po hindi tayo mag-control nitong Facebook sa ating freedom of speech. Basta huwag kayong gagawa ng account ng mga Pornhub, mga ganyan. Huwag ganun. Dapat dun sa mga pang matalino, no? Oh. Tsaka kailangan nyo magtrabaho para hindi lang puro account ng social media account, para magkaroon din kayo ng mga bank account. Ganun. At saka malay nyo, magustuhan nyo yung pagbivideo vlog, pwede rin itong maging oportunidad ng income generating. In fact, maraming mga vloggers, no, pag makeup ganyan, travel, ang laki-laki ng... Mayaman na sana ako talaga ngayon, madam. Nung kwan pa lang, nung aldab-aldab ko pa dati, na parang nagbablog ako, na parang, yung mga nagpo-post ng mga videos ko doon, aba! Sila yung kumikita. May 500,000 pa nga, magkano kinita noon? Madam. Kaya dapat ayan, simula muna ulit mag-vlog. Mag-vlog talaga tayo. Ayan po, magkita-kita po muli tayo bukas. Huwag kayong mawawala dito sa Tambayang Mocha at True kasama si Banat. Bye! Maraming salamat po sa pagsubaybay! Kita-kita po ulit bukas, happy Thursday! Salamat po! Mwah! Sila Mocha Uson at Drew Oliver.